Mahilig ka ba sa anime? Kasi kung mahilig ka sa anime, meron akong 5 shonen anime na underrated na dapat panoorin mo. Una sa listahan natin ang Moriarty the Patriot. Ang Moriarty the Patriot ay isang manga series na sinulat ni Ryosuke Takeuchi at ginuhit ni Hikaru Miyoshi. Ito ay na-adapt din bilang isang anime series. Ang kwento ay reimagine ng sikat na mga kwento ni Sherlock Holmes na naglalayong tumbasan si William James Moriarty. Isang matalino at charismatic na math protege na ginagamit ang kanyang talino upang manguna sa mga aktong katarungan sa Victoria, England. Siya ay naging isang anti-hero na layunin patalsikin ang mga corrupt na aristokrasya. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa mga salik na kawalang katarungan sa lipunan, ang kwento nito ay sumasalamin sa kagitingan, kaharasan, katarungan at mga alituntunin sa ustisya. Ito ay isang palabas na nagtatampok ng kahangahangang karakterisasyon, palaisipan at paglalagay sa alanganin ng mga pangyayari na naglalayong magpakita ng iba't ibang perspektibo sa mga klasikong kwento ng krimen at mga gumagawa ng batas. Next naman natin ang Kimono Jihen. Kimono Jihen ay isang manga series na sinulat ni Sakura Motoki. Ito rin ay na-adapt bilang isang anime series. Ang kwento ay umiikot sa isang detective na pinangalan ng Kyota Kamono na itinalaga sa mga espesyal na unit na nag-aasikaso sa mga kababalaghan na may kaugnayan sa mga halimaw na sumusuot ng kimono na tinawag na kimonos. Habang iniimbestigahan niya ang mga misteryong ito, naklasan niya ang isang nakatagong mundo na puno ng mga folklore at espiritu. Ang Kimono Jihen ay nagtatampok ng mga elementong misteryo, fantasy at supernatural. Ito ay isang palabas na nagpapakita ng mga pambihirang nilalang ng Hapon at mga alamat, habang inilalatag ang kwento ng mga kaso at mga panganib na sumisira sa balanse ng mundo, ng mga tao at espiritu. Next naman sa listahan natin ay ang Blood Black Battlefront. Nakilala rin bilang Eikai Sensen ay isang manga na isinulat at ginuhit ni Yasuhiro Naito. Ito ay nagkaroon na rin ng anime adaptation. Ang kwento ay naganap sa lungsod ng Hellsome Lot, isang lugar kung saan nabuksan ng isang portal na nagdulot ng pagkakalantad ng iba't ibang uri ng mga supernatural na nilalang. Ang mga tagapagpatuguyod ng katahimikan at kaayusan ng lungsod na ito ay ang Libra, isang lihim na organisasyon na kinabibilangan ng mga espesyal na tao na may kapangyarihan. Sinusundan nito ang kwento ni Leonardo Watch, isang batang literalista na naging miyembro ng Libra matapos mabigyan ng espesyal na mata na nagbibigay sa kanya ng abilidad na makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Anime na to ay nagtatampok ng aksyon, kababalaghan, komedya at makabagong dimensyon ng mundo. Ito ay isang nakakainganyong serye na nagpapakita ng iba't ibang uri ng mga nilalang at mga kwento na naglalaro sa pamamagitan ng tao at supernatural. Next naman natin ang Ushio no Tora ay isang manga na isinulat at ginuhit ni Kazuhiro Fujita. Ito rin ay naging isang anime series. Ang kwento ay tumutukoy kay Ushio Otsuki, isang binatang natagpuan ng isang mapangyarihang sibat na nakabilanggo sa kanilang templo. Sa tulong ng sibat na ito, nakilala niya si Tora, isang demonyo na mayroong magulong kasaysayan at matinding pagkabigo sa sibat. Sa kabila ng kanilang unang laban, napagkasunduan nilang magtulungan upang malabanan ang iba't ibang mga panganib mula sa mundo ng mga halimaw. Habang tumatagal ang kwento, nabuo ang isang hindi inaasahang samahan sa pagitan ni Ushio at Tora, kung saan ang kanilang mga lakas at kahinaan ay nagpakita ng mga pagbabago. Ang kwento ng Ushio no Tora ay tungkol sa pagkakikipagsapalaran, pagkakaibigan at pagtanggap ng ibang tao. Sa bawat kaso ng kababalaghan sa kanilang hinaharap, kailangan nilang manatiling matapang at lumaban sa mga demonyo at halimaw na nagtatangkang sumakop sa mundo ng mga tao. Ito ay isang palabas na nagtatampok ng mga tagpo ng aksyon, tensyon at emosyon na nagpapakita ng paglalakbay ng dalawang magkaibigang nilalang na naghahanap ng kahulugan at pag-asa. Ang last naman sa listahan natin ay ang Darwin's Game, ay isang manga na sinulat at ginawang anime rin. Ang kwento ay sumasalamin sa isang online mobile game na tinatawag na Darwin's Game. Ang ating pangunahing tauhin ay si Kaname, isang karaniwang estudyante na bigla na lamang nakareceive ng imbitasyon na sumali sa laro. Ngunit di inaasahang pagkakataon na tuklasan niya na ang laro na ito ay hindi lamang simpleng online game kundi isang mapanganib na labanan para sa kaligtasan.
Sa buong kwento, sinasalamin ang mga laban at panganib na kinakaharap ni Kaname. Habang pinag-aaralan niya ang sistema ng laro at sinusubukan na malaman ang mga lihim na nakapaloob dito. Kasabay nito na na-expose rin ang mga karanasan ng iba't ibang mga manlalaro at mga pagkakaibigan at alitan na nabuo sa loob ng mundo ng Darwin's Game. Ang Darwin's Game ay isang palabas na may kasamang aksyon, tensyon at misteryo na nagpapakita ito ng paglalaban para sa kaligtasan, pagsasakripisyo para sa mga mahal sa buhay at mga patuloy na pagtuklas ng mga ito sa pamamagitan ng paglalaro ng mapanganib na laro. So guys, sana na-enjoy nyo itong shonen anime na to ng mga underrated animes. At kung gusto nyo ng mga ganitong contents guys, please follow me in my TikTok account, YouTube channel, at mga iba pang social media. Salamat!